Hello mga kumare! Kamusta na kayo? Welcome back to my channel. Napansin niyo ba ang aking bagong hairstyle? Oo, kasi may ganap dito sa bahay kahapon. Nagkaroon kami dito ng mini parlor. Mini parlor kasi kailangan na namin magpa-haircut, you know, manicure and pedi. Sarado pa rin ang mga parlor o mga salon dito. So, nag-DIY kami kahapon ng aking pamilya na mag-hairstyle or haircut at hair color. Nag-foot spa at pedicure ako kay Jamie, yung aking anak. Panoorin nyo ang aming video habang o naggaganap ang aming mini parlor. Ang una kong ginawa para sa anak kong si Jamie ay foot spa with pedicure. Gumamit ako ng foot spa tub, nilagyan ko ng konting Epsom salt at tinurn on ko para matunaw ang salt. Naglagay din ako ng rosemary lavender liquid soap at ibabad ang paa ng 15 to 20 minutes. At saka ko na inumpisahan ang paglilinis ng kuko o ang pagpipedicure. Pagkatapos kong linisan ng mga kuko, naglagay din ako ng lotion para lumambot ang balat. At inumpisahan ko ang kabilang paa para linisin uli ang mga kuko. Para sa ating final step, lalagyan ko na ng nail polish ang kuko sa magkabilang paa. Kilay. Ngayon naman mga kumare, ako naman ang magpa-pedicure sa sarili ko. Hindi na ako naglagay ng nail polish para simple lang. Hello mga kumare! So ngayon naman, gugupitan daw ako ng asawa ko na yung trim lang ba? Buhok. Yung mga 1 inch, 1 and a half inch, saka kukulayan niya daw ako. So, we'll see kung ano mangyayari mamaya. Ang una niyang ginawa ay nag-spray muna siya ng tubig sa aking buhok at saka sinuklay para maging smooth. Dinivide niya ang aking buhok per section at saka ikinlip. At inumpisahan na niya ang paggugupit ng aking buhok ng unti-unti para maging pantay ang lahat.
Ayan mga kumare, malapit nang matapos. At eto na. Ngayon naman, sisimula na ni Boyong ang pagkukulay sa aking buhok. Inuna niyang lagyan ng formula o gamot sa ibabaw ng aking ulo kung saan marami siyang nakikitang puting buhok. Pinagpatuloy niya lang ang paglalagay ng formula o gamot habang binabrush niya ito pababa hanggang makarating siya sa dulo ng aking buhok. Reminder lang mga kumare, basahin maigi ang instruction na nakalagay sa pakete ng mabibili ninyong gamot o formula para makasigurado tayo na tama ang ating gagawin. Final touches na mga kumare, kailangan walang maiwang puting buhok, kaya konting masahe, konting brush, at matatapos na. Hayaan lang na nakababad ang gamot sa inyong buhok for about 20 to 30 minutes o kaya depende din dun sa instruction na nakalagay dun sa pakete ng gamot. Tingnan natin mamaya kung anong kulay na ng hair ko! Actually mga kumare, ginipitan ko na ng buhok si nanay last month pati na rin ang aking asawang si Boyong. Gamit ang electric razor. So mga kumare, napanood nyo na. Sana nagustuhan ninyo. Hindi naman naging masama ang kalabasan, di ba? Ang resulta, ayan. Nakatipid pa ako ng almost mga $150. O, di ba? So, ngayon, alam ko na. Baka sa mga susunod na ng mga buwan, kahit mag-open ng mga salon, kami na lang gagawa para makatipid. So for now, mga kumare, that's it. Kung nagustuhan nyo ang aking video ngayon, don't forget to like, subscribe, and comment any suggestion or questions below down the description. And of course, don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa aking mga bagong i-upload na video. Okay mga kumare, stay safe, stay healthy, and be happy! Bye! God bless!